General Bantag, Director General ng New Bilibid Prison, sayang nga ba? Kaya yan ang tanong ko, sayang nga ba? Kaya ako na itatanong, alam nyo kasi, may tapang at galing yan eh. Hindi naman ilalagay yan ng dating administration dahil alam na ang dating Pangulong Duterte na maraming kalokohan dyan sa New Bilibid Prison. Marami na nilagay dyan, si General De La Rosa, nilagay dyan. Hindi rin nakontrol yung problema. Nilagay si Bantag, nakontrol yan niya. Isa lang nakapag-demolish na marami dyan mga kubo-kubo na tinitirahan ng mga VIP na i-influence ang inmate, di ba? Nabulos niya yan, siya mismo yung bumubuldoser ng mga bahay. Marami na kumpiskang mga baril, armas at illegal drugs. At talagang dinisiplina niya. Pero sa kabilang dahil sa dami, 29,000 sa nakakulong dyan, plus 17,000 yata yung sa maximum security compound. So, ganun karami tao. Parang isang barangay ang laki, hindi lang isang barangay. Yun, ginawa naman ni Bantag eh. Ang, ano, kaya, tinatanong ko, sayang nga ba si General Bantag? Eh, parang ganun ang dating. Kaya lang, ito yung development na magugulat kayo. Ang sinasabi ni General Bantag, kulang sa communication at cooperation. Wow. Mabigat yan. Mabigat yung statement na yan. Kasi kahapon nagsalita na siya. Kulang sa communication at cooperation. Napakatinding statement yan. Alam kung bakit sinabi kong matindi? Kasi doon sa unang mga press conference ng PNP at ng DILG, sinabi nila na meron ng coordination. Sinabi nila na gumagalaw na sila para sa cooperation sa loob at labas ng bilangguan. Sabi rin ni Justice Secretary Rimuya sa press conference kahapon, na meron din coordination na sa loob ng New Bilibid Prison. New Bilibid Prison. Eh bakit ngayon sinasabi ni General Bantag? By the way, tinanggap po ng maluwag ni General Bantag ang suspension 90 days. Masuspindi siya ng 3 buwan. At inilagay na nga dyan si General Katapong Jr., dating PNP, dating AAP Chief of Staff. Maluwag yung tinanggap yung order ng Presidente dahil Presidente nagtanggal sa kanya. Okay? Nag-relieve sa kanya. Pero ang sinasabi niya, yun, kulang sa cooperation coordination. So yung sinasabi ng pulis at PNP, o ng PNP at ng DILG, magkaiba doon sa sinasabi ni Bantag. Saan tayo ngayon maniniwala dito? Diba? Kasi sabi ni General Bantag, kung nakipag-cooperation sa kanila, may cooperation at magandang communication sa kanila, ma-identify nila yung tao, mabibigyan nila ng protection, pwede nilang tanggalin nila sa kung saan nakakulong at ihihiwalay nila, or puproteksyonan dahil middleman pala. Malaking tulong sa investigation. Yun daw ang dapat niya. Yun daw ang gagawin niya. At yun ang dapat na, yun daw talagang ginagawa nila. Basta may coordination, papapangalagaan nila yung tao na dapat ay maproteksyonan. Yun ang sabi ni Bantag. Kasi ho, ganito eh. Iniharap ni Secretary Abalos at ng PNP sa media noong October 18 nang bago magtanghali, araw ng Lunes, noong nang nakaraang Monday, October 18, iniharap nila si, sa media, si Joel Historial. Pero yan, bago iniharap, nauna yan, siyempre nag-surrender. Nagkaroon ng mga briefing, interrogation, investigation, bago iniharap nila sana, kaya nga limitado yung tanong eh, dahil ongoing na investigation. Bago iniharap sa media yan, maaaring ilang araw na nilang hawak yan o ilang oras na hawak nila, hindi naman nila ilalamin. Sabi nga ng pamilya ni ng mabasa, alam daw nila mga 1 week na o ilang araw nang hawak ng pulisyang Joel na yan eh. At hindi totoong kahapon lang. Kasi sinabi ni Secretary na Abalos noong Monday, sabi niya kahapon daw nag-surrender. So, ibig sabihin Linggo. Diba? Kasi basta ahead. Ahead yung pag-surrender bago yung presentation. Diba? Bago nagtanghali yun eh. Yung press conference na yun, malaking balita. Siyempre, sumurrender, umamin. Siyang gunman. At nagbabanggit ng mga pangalan. Isipin mo nung araw na yon, namatay din si Villamor. Ilang oras lang. Ang unang report ni Secretary Rimuya, alas 3 daw namatay ng hapon. Noong ding araw na yon, October 18, Monday. Pero doon sa kanyang nakita ng official report galing sa doktor, sa ospital ng Muntinlupa, eksaktong alas 2 namatay. Dead on arrival doon sa kanyang ospital. So isang oras lang ang diferensya. Pero ganun pa rin. Same day, October 18, Monday, iniharap sa media ang gunman, ilang oras lang, namatay na yung middleman. So, di ba? Kaduda-duda yun. Talagang pag kahit na simpleng walang alam sa investigation at aalamin mo yung mga nangyari, sumusunod ka rito, magdududa ka. Kaya hindi natin masisi ang Pangulong Marcos na mabilis na nag-decide after malaman niya ang nangyari. I-relieve yan pansamantala
or suspendihin without pay pa nga ang ginawa ng DOJ. Hindi ko alam kung galing sa Pangulo yung suspension without pay. Basta nakalagay doon, upon the order of the President, sinasabi something like that, nagkaroon sinasabi ni Remulla. Suspendin ng 90 days. So, ang galing nung bilis, ang bilis nung galaw ng Pangulo. Nakita niya may something. So, para hindi magkaroon ng whitewash or hindi pagdudahan ang investigation sa loob, nirelieve na yung Director General. Kaya nga nakakagulat yung sinabi niya yung General Bantab na wala namang coordination sa amin eh. Hindi nakarating sa akin ang maayos na cooperation yan. Kaya hindi namin nabigyan ng protection. O, di ba? So, paano yun? Anyway, kaya lalong-lalaling mga investigasyon ng ating mga autoridad. Sayang talaga si General Bantab kasi na-interview ko na rin dati yan eh. Ang galing. Talagang ibang klaseng sumagot at may tapang. Hindi biro. Hindi ko na may nalagay dyan sa New Greenwich Prison kung wala kang tapang talaga. Mali man lang kung corrupt ka, tatanggap mo na lang pera, wala nang tapang. Diba? Eh kaso, ganun eh. So, tingnan natin. Yun namang aking sinasabi na siya ay sayang nga ba? Kaya nga tinatanong ko kayo, sa inyong pananaw ba, sayang si Bantab? O sa inyong pananaw ba, okay lang ba siyang marilib o tuloy ang matanggal? Ako naman, kaya nga tinatanong ko kayo, ako naman sa aking sarili, base doon sa aking mga interview group before, eh masipag naman, nakita naman natin nagtrabaho siya. Nabawasan talaga ang kalukuhan dyan. Isipin mo, mag-demolish ka lang ng mga bahay na itinayo ng mga VIP na nakakulong dyan. Hindi biro yun. Ginastusan yun eh. Saka talagang hinarap niya yung masamang elemento, di ba? Kaso nga dito, kasabit-sabit. Kasi nga ito nga, walang coordination. Antindi, ano nga? Kakayang balita kasi nga pinag-usapan sa buong mundo na nakakulong na eh, namamatay pa. Nakakulong na eh, kung totoong nakakapag-operate pa ng mga ganitong kalukuhan. Di ba, lupit? Yeah. So, ako lagi kong sinisilip dito, tinitingnan ko yung galaw ng Pangulo. At ang akbilip ako doon sa galaw ng ating Pangulo, mabilis mag-desisyon. Nung makarating sa kanya na may nangyari, nag-decide ka agad para makontrol yung something. Something na halimbawa may magtakip ng katotohanan, may whitewash na gagawin sa investigasyon, nakontrol ka agad ng Pangulo. Hindi ko naman sinasabing si Bantab ay pwede siyang mag-whitewash or siya yung mag-control ng investigasyon. Hindi po. SOP yan. Para malayang makapasok-labas ang mga otoridad sa investigasyon at makuha ang mga dokumento kung anumang impormasyon, nirelieve yung director o official para ho maging independent. Ganun yun. Hindi ibig sabihin, inaakusahan si Bantab na pagtataguan ito, pagtatakpan. Hindi ganun. Prevention lang yun. At yung galaw ng Pangulo, the best yun. Kasi presidente, hindi sekretary ng DILG, hindi sekretary ng local government. Nag-coordinate lang sila. Pero ang final decision sa Pangulo, yun ang leadership. Yun ang, sabi natin, leadership by example. Yun talaga ang galaw ng Pangulo. Ang galing. Di ba? O totoo, si Bantab po, iniapunt niya ni dating Pangulong Duterte. Okay, na-extend lang or nire-appoint niya ata ng Duterte, ng Marcos administration. Dapat tapos na ang kanyang term nitong June eh. So nire-appoint, parang gano'n. Ayun, so yun po yung tingnan natin kung ano mangyayari sa issue niya. Yung ngayon, yung isang middleman na nasa Taguig, na-identify bigla eh. Eh siguro kaya sinabi na rin ni Secretary Remulla kahapon dahil base sa kanya daw natanggap na report sa PNP, identifies sa city jail ng Taguig. Nandun yung isang middleman. Sipin mo, magkahiwalay. Isang nasa Muntinlupa at isang nasa Taguig. Dalawang middleman sa krimen. Grabe na. Yun, safe na yun. Sana hindi madisgrasya yun. Sana pangalagaan yun. Baka mabalitaan natin, matumba na naman na wala sa lugar yan. Ayun po yung magiging susi. May pag-asa pa rin makakita ang totoo dahil may buhay pang middleman. Yun ang makapagsasabing sino ang nasa likod nila at bakit nila pinapatay si Lapid. Yun po yun. Yun ang, kasi isang patay na nga, wala tayong malanaw. Yun nga yun. Yun ang isang pinaka pwedeng maging susi ng resolusyon ng kaso. Kaso namatay nga eh. Hindi pa nga alam natin kung anong kinamatay.